Hello, Kamama Girl! I'm back! So, naiinip na ba kayo dahil hindi nyo alam kung saan nyo ilalagay ang inyong Father's Day details? So, anyway, so ayan, for this video, ituturo ko sa inyo kung saan ang tamang paglagay ng inyong Father's details sa inyong registration accounts. So anyway, Kamama Girl, kung bago ka pa lang sa aking channel, naku, huwag mo nang i-skip ang video na ito dahil nasa tamang video ka at hindi masasayang ang inyong oras. At kung bago ka pa lang, huwag mo nang kalimutan i-hit ang subscribe button and hit the notification bell para lagi kang updated every time na mag-upload si Mama Girl channel at para lagi kang unang makakapanood ng aking mga videos. So ayun, maraming salamat. Wala nang intro to. So ayun, shout out po sa mga bago kong supporters and followers. Maraming salamat. And to all home-based caregiver, batch 27, maraming salamat. So anyway guys, uumpisahan na natin kung paano ang tamang paglagay ng inyong Father's details. So ayun guys, uumpisahan na natin kung paano maglagay. So anyway, kumuha na kayo ng cellphone at make sure na meron kayong internet. So, ayun, mag-start na tayo. So, pumunta ka sa iyong Google. So, ayun guys, ihanda mo na ang iyong cellphone. Pumunta ka sa Google or Chrome. Ayan. So, hahanapin mo dyan, as usual, hanapin mo dyan yung dmw.gov.ph. So as usual, kailangan nating mag-desktop setting dahil ang gamit natin ngayon ay Android phone. So para mas mabilis at walang error sa ating pag fill up online. So pinutin natin sa taas, yung tatlong dot sa taas, click desktop. Ayan. Desktop and hanapin mo yung online registration. Just click online registration and e-registration. And then, wala nang patumpik-tumpik pa, click let's go. At ilog in ang inyong email address na nakalagay sa inyong e-registration account. So, nandito na tayo sa ating dashboard at makikita nyo dyan. Close lang natin itong pag-ibig dahil wala tayong pag-ibig. So, ayan. Close. At punta na tayo kaagad sa ating My Profile. So, pindutin natin kaagad para wala nang sayang-sayang sa oras. So, scroll down. So, ang gagawin nyo dyan para makomplete no ang inyong Father's details. Punta ka dito sa baba, My Family, Add Beneficiary. So, beneficiary tayo para makumpleto natin ang ating Father's details. Beneficiary, yes. First name. Lagay natin first name. First name. So, first name and first name, middle name, middle name, father, A. Ayan. Street number. So, ayan, province. Tara natin dito, province natin. Municipality. Barangay. Mobile number. And then, telephone number. Pwedeng isa lang ang ilagay nyo dyan. At email address. So, pwede nyo ilagay ang inyong email address. Kahit hindi na
kay fathers nyo. So dito sa baba, passport ID. So ayan. Other details, ayan, if passport ID, ayan, UMID ID, ayan. So ayan. I-fill upan mo lang dyan kung anong merong ID dyan at kung ano ang available na ID si father mo. So, click save lang po and then okay na po siya. So, ayan. So, save natin. So, click save. So, kahit hindi mo na siya lagyan ng mga ID, kahit hindi mo na lagyan yung ID si fathers mo, ayan. Ayan, so click save. So, hindi siya magsisave kung may naka-red pang nakalagay. So, dapat i-scroll mo dyan at tingnan mo sa baba kung may naka-red pa ba. So, kung may mga red, kailangan mong fill upan yan. So, ayan. So, click save na natin. So, ayan. So, okay na natin at na-add na natin si father as beneficiary. So, father lang siya. So, FYI, for your information, kahit pala sa registration mo, alam kong may mga nagtatanong kung kahit patay na ang father, or dead na si father, or matagal na panahon, or hiwalay na ng magulang. So, kung ano yung nakalagay na father's detail mo doon sa NSO mo, yun ang ilagay mo sa iyong ad beneficiary or sa iyong father's details. Dahil kailangan po yun ni PUA. Kasi po, kailangan dito yan sa FIBA para matingnan kung tayo ba ay talagang nagsasabi ng totoo. Dahil every details po ng ating mga pangalan at mga information ay iniisa-isa po yan ni FIBA para po tayo ay magiging qualified. So, kailangan po ilagay natin sa ating registration doon po sa ad beneficiary. Ayun po, ganun lang po kasimple at ganun lang po kadali ang maglagay ng father's details sa inyong registration account. Ayun guys, maraming salamat po and God bless us always at maraming pong salamat sa aking mga walang sawang nanonood ng aking video. Ayun, maraming pong salamat. Sana po ay makagawa pa ulit tayo ng maraming content para po sa inyong mga katanungan dahil ako po talaga ay busy sa aking trabaho. Pero ginagawa ko po ng paraan hanggang makakaya ko para po sa inyo. So, ayun po. So, kung bago ka lang sa akin channel, huwag mong kalimutan i-hit and subscribe button and please hit the notification bell para lagi kang updated. At kung gusto mo pang mapanood ang iba kong video about sa home-based caregiver, please visit my playlist at marami pang mga videos about sa home-based caregiver papunta dito sa Israel. At may mga vlogs din po ako at marami pa pong videos na nandyan sa playlist. So, ayun guys, maraming salamat po. Bye and see you! Disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me?